So welcome guys para sa ating video ngayong umagang ito. Pag-uusapan nga natin itong Los Angeles Lakers at ang interest nila na humanap nga ng veteran point guard. At ang nasa listahan nila, ito ang si Russell Westbrook at pati na rin si Chris Paul. At alam nyo ba, ito ang Los Angeles Lakers ay may nakahanda na ngang trade package para nga dito kay Russell Westbrook. Pero bago natin yung pag-usapan, ito munang si Giannis Antetokounmpo dahil wala pa nga daw siyang tulog at ito, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang selebrasyon hanggang sa kanyang Instagram live kinabukasan. At sinelebrate niya rin ni Giannis ang kanyang 50 points sa pamamagitan ng pag-order ng 50 piece na nuggets sa isang fast food. At sinabi nga rin ito ni Giannis Antetokounmpo sa live niya ang kanyang napakasimpleng dahilan kung bakit nga siya nag-resign dito sa Milwaukee Bucks. Panorin nyo itong live ni Giannis. Can I have a 50 piece? Sorry, I will put you. Can I put your camera? Do you mind or no? Sure. I just there's 150,000 people watching you right now. Really? Yes. So can I have please a 50 piece Mac Minis? 50 exactly. Okay. Not 51, not 49. Minis. Chicken minis, yes. 50. And let me have a large drink, no ice, half Sprite, half lemonade. I tried my best. I thought we're gonna get Chick-fil-A for life. There's no way. That's why I signed in Milwaukee. So I can get free Chick-fil-A for life. So ang simpleng ang dahilan nito ni Giannis kung bakit nga siya nag-resign dito sa Milwaukee Bucks ay akala niya nga daw na sila ay makakalibre nga sa isang restaurant sa kanilang buong buhay. Ayan nga daw ang simpleng dahilan nito ni Giannis Antetokounmpo. At sa isa pa nating balita tungkol nga ito kay Tyler Hero dahil ngayong off-season ay meron ngang training camp para sa mga bata itong si Tyler Hero at ang Miami Heat. At natanong nga siya ng isang bata kung sino ba nga daw ang best player of all time ng Miami Heat. At ito nga ang naging sagot ni Tyler Hero. LeBron James. Okay. I mean, I can't go wrong. D-Wade, LeBron, either or. But I feel like growing up for me, LeBron was my favorite player on the Heat. So naging choice niya nga ay si LeBron James. At sinabi niya nga rin growing up daw sa paglaki niya, si LeBron nga daw yung favorite player niya. So naging dream come true siguro ang pangarap nito ni Tyler Hero nung nakaharap niya si LeBron James noong 2020 NBA Finals. Tapos maganda rin ang kanyang performance noon kaya siguro itong si Tyler Hero ay proud na proud sa kanyang sarili dahil naalaban niya nga ang kanyang idol simula nung bata sa NBA Finals. At pag-usapan na nga natin itong Los Angeles Lakers at si Russell Westbrook dahil lumabas nga sa isang report ayon nga dito kay Mark Spears ng ESPN na itong nga daw Los Angeles Lakers ay naghahanap ng veteran point guard at ang nasa listahan nga daw nila ay si Chris Paul at si Russell Westbrook. At sa report niya rin sinabi niya ng Los Angeles Lakers daw ay may usap-usapan na tungkol dito sa Wizard star na si Russell Westbrook bilang kanilang potential candidate sa parating nga na free agency. At sabi niya nga rin na meron nga daw sign and trade na magaganap dahil etong kanilang free agent point guard na si Dennis Schroeder ay isa-sign nila tapos ipapackage nga nila para kay Russell Westbrook. At ang mga kasamang player nga neto ni Dennis Schroeder pamalit dito kay Russell Westbrook ay si Kyle Kuzma at ang magaling na batang player na si Talen Horton-Tucker. So yan nga ay ayon kay Mark Spears ng ESPN. So sa una nga tingin mo pa lang kung sakaling mangyari ito, itong team ng Lakers ay may Russell Westbrook, LeBron James at Anthony Davis. Napakalakas nga. Pero itong si Russell Westbrook ay hindi nga masusolusyunan ang number one problem ng Los Angeles Lakers. Yun nga ay ang kanilang 3-point shooting. At last season nga halatang halata mo na yan nga ang problema ng Lakers dahil sa stats pa lang ay pang number 21 nga sila sa mga 3-pointers sa buong NBA. So isa nga sila sa mga worst 3-point shooting team sa buong liga last season. At ito nga si Russell Westbrook, kilala naman natin na hindi ganun kagalingan pagdating sa 3-point line. Pero marami rin naman siyang ibang mabibigay sa Lakers kaya na lang ng kanyang rebounding, ang kanyang bilis sa court at ganun na nga rin ang kanyang passing ability. So kung sakali nga na makuha ng Los Angeles Lakers itong si Russell Westbrook ngayong offseason ay meron nga siyang mga positibong madadagdag sa Lakers team na ito at meron din siyang madadalang mga negatibo. Pero sa kabuuan nga sa overall, for sure nga na malaki ang ma-upgrade ng Los Angeles Lakers sa kanilang point guard position from Dennis Schroeder to Russell Westbrook. So bago nga natin tapusin ang ating video, shoutout muna sa ating mga mananood. Dito nga kay Kuya Cyril PH Vlog na nanonood from Agusan at kay Jack Dungog from Tandag City. Salamat nga sa inyo mga panonood mga idol.
So yun nga lamang ang ating video ngayon. Kung nagustuhan nyo, make sure na i-like ang ating video. At kung di ka pa nakasubscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday para tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!